pagkain. Ano kayang tinapa yung pinamimigay dun? Nutriban? Trigo? Ako, natatakam na ako. Tara! Mga bata, mga madre kami sa bagong tayong Sisters of Mary sa Maynila. At nandito kami dahil naghahanap kami ng mga mahihirap na kabataang lalaki na gustong mag-aral ng libre ng high school. Libre? Tama! At kung pipiliin namin kayo, walang babayaran ang mga magulang ninyo. May libreng pagkain, pati uniforme, at siyempre may maayos kayo na matutulugan. May libreng pagkain po? Oo. Yung may ulam? Oo, iho. At kung nais nyo talagang makapasok, eh kailangan namin alamin kung talagang karapat-dapat kayo sa libreng pag-aaral. Ang hinahanap namin ay talagang mga hikahos sa buhay. At isa pa, kung pipiliin namin kayo, isang beses kada taon kayo pwedeng makauwi sa inyong pamilya. Pero pwede ninyo silang sulatan. Ito ang dormitoryo ninyo. Oh, sige na, piliin na ninyo yung mga kama ninyo. Dahan-dahan na. Huwag mong madali. Op, huwag kayo tumalon. Ang sarap! Nandito na po ako sa Sisters of Mary. Alas 6 pa lang ng umaga, eh, kailangan na namin gumising para magdasal bago mag-almusal. Ang sarap ng ulam namin dito. Madalas po, pritong manok. May gulay at prutas din po. Nakakainom din po ako ng gatas, kape at juice. 30 minutes po namin kailangan kumain, pero 10 minutes pa lang po tapos na ako. Good morning, mga bata! Alas 8 naman po ng umaga ang simula ng klase namin. And second place in oratorical. Ang dami nito, anak. Saya ako para sa'yo, Hinlog. Nabunga na lahat ng pagsisikap mo. Alam mo, anak, proud na proud kaming lahat sa'yo. Natin dito. Nag-ano yan? Nay, maraming salamat din po. Angelo, salamat. Excited na nga po ako mag-college eh. Tsaka bahala ko po sana kumuha ng education sa PNU sa Maynila. Gusto ko po maging teacher, Nay. Hinlog, naiintindihan mo naman yung kalagayan natin, di ba? Kami na lang dalawa ni Kang Tino mo yung nagtatrabaho. Huwag muna. Pero Kang, sayang naman ho. Nakapagtapos na po ako ng high school ho. Unting-unti na lang, makapagtapos na ako ng pag-aaral ko. Sapat na yun, Ilog. Hindi na natin kakayanin eh. Eh, kaya nga gusto kong magtapos eh. Nay, para mabago na natin yung ganitong buhay. Hindi pa ba ka nagsasawa sa ganito? Sikap ang Ellen mo.
nakatapos. Pero ano, malayo ba narating niya? Bakit mo pa ako inayang matutong mangarap? Kung lalagpak mo lang din ako sa lupa pagkatapos. Freddie! Napagkasunduan na namin ang mga kakang mo na pagtutulong-tulungan namin yung pag-aaral mo. Dito. Buhulog kami ng 5 piso araw-araw. Bawat isa sa amin. Basta bahala na, basta pag-iipunan namin. Nakausap ko na rin si Kang Ellen mo na magpapadala siya kahit mga panlibro man lang at ang project. Tapos, sa akin, ito naman, ayan. Nanghiram ako ng pangmatrikula mo para sa unang semestre. Pero, Nay, wala nang ho tayo pambili ng bigas eh. Huwag mo isipin yun. Mababawi ko rin yan sa pangungubra ko. Kakang yun sa kahapon. Huwag mo isipin yan. Importante makapag-aral ka. Tapos ka. Yung mararating mo eh, makaka-apekto sa buong pamilya. Huwag mo sayangin yung mga sakripisyo ng lahat para sa pangarap mo. Ay, ayun ay. Bigat-bigat na ito. Madami ng laman. Buti naman. Uwi na si Freddie sa susunod na linggo. Malamang wala nang baon eh. Oh, ano ito? Ay, hello. Ah! Oh. Kang! Ay, hello. Ah. Kang! Ay. Kang! Ay. Hello. Nice! Hello! Kang! Oy! Ah. Hello! Hello! Kaka, magpagaling ka, ha? Tapos pa ako ng pag-aaral ko, di ba? Dapat dun sa graduation ko, nandun ka. Pasensya ka na, ha? Kung hindi ko na ibigay lahat ng kailangan mo. Pasensya ka na kung ang kakang mo ay hindi marunong mangarap. Kung siguro hindi ako yung kakang mo, baka mas malayo na yung narating mo ngayon. Maraming salamat sa lahat. Dahil sa'yo mas nangarap ako. Alam ko lang na yun na ang huling beses na makakasama ko si Kakang Elo. Sana tiningnan ko siya sa mata. Sana niyakap ko siya. Ready? Uy, ready! Kamusta? Uy, Jason. Ano, mag-i-enroll ka din ba? Sa totoo niyan, hindi eh. Huminto muna ako sa pag-aaral. Ang dami kasi naming utang simula nang mamatay yung kakang ko. Parang Jason, una na ako. Teka. Sandali. Halika. Okay lang ba sa'yo kung tumira ka muna sa apartment namin? Diba kasi kaya kong humingi ng tulong sa magulang ko para sa tuition fee mo. Nagbibiro ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Ano ka ba? Grabe kayo na tulong mo sa akin dati. Alam mo kung hindi mo ako chinuto. Siguro bagsak na din ako. Alam ko naman kung gaano ka kasigasig sa pag-aaral eh. Gusto ko lang ibalik sa'yo. Hulog ng langit ang kabaitan ng ibang tao sa akin. Pero libre man ako sa tuition at tirahan, kinailangan ko pa rin tugunan ang pang-araw-araw kong gastusin. Oh, sige. Tama. Dahan-dahan, mabigat.
Kaya pinasok ko rin ang pagiging student assistant sa dean's office ng aming college. Freddie, papotocopy naman to. Yes, ma'am? Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan ang lahat ng iyon. Pero narating ko ang huling taon ko ng college. Kung kailan isinagawa ko na ang aking practice teaching sa isang eskwelahan sa aming bayan. Miss Wilfredo M. Sorry. Kompleto pa kasi ang staff namin ngayon at hindi pa kami tumatanggap ng applicants. I hope you understand. Naiintindihan ho ko, sister. I'm sorry. Maraming salamat na lang ho. Hindi ko alam na hindi lang pala iyon ang eskwelahang tatanggi sa akin. Ang guro na nakapasa na sa licensure examination for teachers. Pwede mo naman kunin yung exam na yun, tapos pag nakuha mo na siya, pwede ka bumalik dito and apply again. Okay? Nakahiram na ako ng pera para sa licensure exam po. Pero hindi sapat ito para makapag-enroll ako saka mag-review. Bahala na kung masa ako. Kung gagana yung self-study. Tama ka kaya? Tama ba yung sinabi mo na hindi porket nagtapos ka ng kolehiyo kakaroon ka ng magandang trabaho? Ano pa yan, anak ni Pure? Akala ko ba nakatapos siya ng kolehiyo? Bakit naglilinis lang siya ng puntod? Masyado kasing mataas kong mangarap. Yan tuloy. Tama kayo, Daya. Yan na siya. Alam mo, nakausap ko yung siya ng pangalan nun. Melanie, yung kasabay mong kumuha ng examination, doon nung kumuha ng let. Eh sabi niya, lumabas na raw yung resulta. Inutusan ko, si Kang Ronnie mo bumili ng dyaryo para makita na natin yung resulta. Galing! Pasado ako! Thank you! Good morning, class. I am Wilfredo Valois, and I will be your English instructor this semester. Sir, this is me. Are you a foreigner? Why, darling, yes, I am. I am half Filipino, half French. I'm just kidding. Pinoy na Pinoy ito. Shall we? Salamat talaga, Hinlog, ah. Dahil sa'yo, pag-aral namin yung mga bata. Nako, ako dapat na magpasalamat sa inyo. Dahil tinulungan niyo akong makapag-aral. Alam niyo ba yung dati, laligan ng pera? Pero ngayon, hindi na asin at mantika ang kakainin natin ngayon. Oh, yun yung kinakain niyo? Ay, oo. Maswerte ka, marami tayong pagkain ngayon. Sayang, di na tayo kumpleto ngayon. Sayang na hindi nakita ni Kakangelo itong lahat. Anak, huwag ka mag-alala. Nasaan man ang Kangelo mo, sigurado ako, proud na proud siya sa'yo. Salamat, May. Ay, Esther! Konsehal, magandang araw po. Gusto po sana namin humingi ng tulong sa inyo. Ay, sige po. Pasok ko ba? Sige na, anak. Halika, pasok kayo. Po. Mula sa place na binubuo ko, kasama ng mga out-of-school youth every summer,
Nadala ako ng advocacy ko sa buhay public service at naging konsehal ng aming bayan. Dahil dito, mas marami akong natutulungang mga kabataan na gustong makapag-aral. Ipinagsasabay ko pa rin ito sa pagtuturo sa universidad. Sa pamamagitan ng aking serbisyo, umaasa akong masusuklian ko ang lahat ng kabutihang natanggap ko noon mula sa mga taong nagturo sa aking mangarap. Hanggang dito na lang, Freddie.